Hello and good day sa inyo mga ka-fur lovers. In this episode naman po, ang ating pag-uusapan ay ang stud service. O ano pang mas maganda, ang share property or stud service. So ito po ang ating discuss ngayon. So, please watch this first. Guys, ngayon ito si Olaf Snow ay sir, ano na po siya eh, proven na po siya na isang stud service. So, naging stud service siya. So, actually, naging proven na siya 2 days ago kasi sinilang na po ang kanyang first puppy. So, paita ko sa inyo ang kanyang mga studs, ang mga nangyayari. So, ayan, paita ko rin kasi inyo ang kanyang naging process ng stud service. And then explain ko sa inyo yung naging usapan po namin ng owner po ni Nadia, yung ating Siberian Husky na nag-first, nagtiwala, na makilig sa King Olaf Snow na magkakapag-produce siya ng isang healthy puppies yung kay Olaf Snow. So, ayan nga yung first, actually 3 sessions po yung nangyari. So, first session is yung November 4. So, actually, tingin ko nag-take yung session namin sa first meeting pa lang kasi nanganak siya na January 5. Eh. So, sakto 61 days. So, tingin ko sa first kasi mukhang sakto na si sa days yung nilabas. So, if sakto, possible first session. So, imagine si Olaf Snow nag-take agad yung kanilang meeting in the first meeting. Kung mabibilangin niyo po talaga sa after 60 days kasi dapat kung hindi siya 61 days na nilabas, kung hindi siya nag-take ng first stud, dapat 6 po ang nalabas onwards, parang ganun. Kaya tingin ko sa first stud pa lang nag-success na po siya. So may second option po tayo si Alex Monaymen. Ayan po, nag-made po silang dalawa. So, si Olaf na po mismo yan. Hindi na po ng shooter yan. So, kaso nga lang, one time lang siya. Kasi pinabayaan ko lang. If ever kung makakabuman siya, no, hindi. So, pinabayaan ko lang. So, nag-made si Olaf. So, ganito po. Ayan po yung nangyari. Si Alex at si Olaf. So, actually, sa mga second, first, third nga eh. Nahirapan siya kasi medyo parang napapagod kasi so tingin ko kasi talaga mas maganda pa rin may shooters. So since kasi parehas ko silang alaga, pinabayaan ko lang pero nag-success na po ng one time. So check na lang po natin kung magkakaanak ng puti. Kasi pong itong nilabas po ni Nadia po na kanyang first na naging may is 4 brown. So 3 brown po yan. So actually dalawa lang na po lang pero 3 po sila. So, papi share po yung naging usapan namin. So, akin po yung female dyan. So, akin yung one female na puppies. So, ganun. Ito na si Olaf Snow. Yan. Ang ating pinakagwapong Olaf Snow. Ito po si Olaf Snow. Tignan niya pa. So, ganito po ang naging process natin. So, since si Olaf Snow ay that time is not proven. So, 11 month turning to 11 months actually sa kanyang first session na kay Nadia nga po. Ganda po kasi ang scenario. If mag-stud P, so around 10K po kasi kantong serve, ganitong klase ng Siberian Husky. So explain ko na lang po sa inyo kung bakit naging 10K sa ibang video ko. Pero so far ganda ko. Pero magkakaroon po tayo. Kung gusto niyo po, pag-usapan natin, pwede natin gawin discount. Interesado po kay Olaf Snow. Wala po magiging problema. Basta malapit po kayo, bibigyan ko po kayong malaking discount. Paano po maganda kung mag-stud sa service ka? Mas pipiliin niyo po ba ang magbabayad po kayo for stud fee? So ang stud fee po is around 10,000 or more. Siyempre pa depende po sa klase ng papa-stud nyo. Ito siyempre si Olaf Snow is a pure white Siberian Husky with PCSI. So siyempre, registered PCSI, siyempre medyo mataas kasi siya
Kasi po, rare white po siya. So actually, mura na nga po sa 10K kasi sa iba po, naabot po ng 20 or something. So ganun po ang ating ang nagiging basis sa mga stud pea. So meron din po tayong Maltese. So interesado ako sa Maltese. Well, I have two Maltese power stud, si Waki po at si Iro. So pag-usapan natin ang stud pea. So pag stud pea kasi, so kung si Olaf isa sa 10,000 tao, siyempre meron po yan, box stud na tinatawag within 1 year. Ewan po sa iba po, pero ang box stud po is within 1 year kasi. So siyempre, kung hindi po siya mag-success for the first session or first stud, so meron po yung dalawang session. So isa, pwede po yan maging tatlo. Pero so far, ang usapan po for a regular stud pee is 2 times mating. Kasama na po natin ang shooters yan. So may shooters pee na po yan. Tapos, if ever na hindi po siya mag-success, meron po tayong box stud na tinatawag. Pero sa box stud po, remember po, meron pa pong kasi po, tulad ko po, nagbabayad pa po ako ng stud pee sa aking shooters. So, mga professional po na shooters po ang gumagawa po niyan. So, ang per session po kasi ng stud pee is 350. So, kung if ever na magba-box stud po, yun na lang po yung babayaran nyo sa next session. Kung sakaling hindi po siya mag-produce or hindi po siya mabuo na time. So, remember, magbabayad po tayo ng box stud sa shooter na lang po. Pero po yung box stud na tinatawag sa lalaki po is wala na po. Free na po yun. Free of charge. Yun po yung tinatawag na stud service fee. So, iba-iba po ang people natin for sa stud service ha. May ranges po yung depende po sa klase ng breed ninyo or sa gagamitin ninyo. So, depende po yan kasi pag mga import type is mas mahal po yan. So, around 15 up po ang ganyang mga stud service fee na tinatawag po natin. So, ayun po ang magiging terms pag stud fee ang babayaran nyo po. Ang stud service na with P ang inyo pong napili. So, ganun po ang mangyayari na scenario po. Ah. So, 2 times mating. So, pwede po maging 3 times pero or 4 times pero po yung dalawang stud na gusto nyo pong idagdag, kayo na po ang sasagot sa na shooter's P. So, plus 350 per session po yan. Ganun po ang mangyayari pag stud P. Ah. Kasi, ordinary po stud session po is 2 times mating lang po. Actually, in one time po, nakakabuo naman po yan. Like si kay Alex. Kasi si Alex is one time lang po na stud ni Olaf no this ano lang po, December. So, hoping another batch na makaproduce si Olaf. So, tingin ko mabubuo to kasi kahit isang stud lang naman po, possible naman mabuo. Basta po, nasa condition as tamang time po. So, ang time po, right time ng pag-i-stud po natin is 9th day ng kanilang pag-regla. So, ika-9th day. So, bibilangan nyo po yan from the first na niregla po ang inyong mga alaga. Bibilang po tayo ng 9 days. So, 9 days is talagang right timing. And then, the second session is 11th day niya po. So, if hindi po kayo sigurado nga po pala sa first day ng menstruation ng inyong mga alaga, better na pa smear test po sa inyong bed. So smear test around 300 lang po yata. So para makasure mas maganda po, smear test nyo na lang po yan. Tetest lang po naman po yan yung regla po. So check-checkin lang po kung yung similya po is active na po na ganun time. So may kita po yun ng bed. So alam po nila yan. Mas maganda po smear test if hindi po kayo sigurado sa araw na kanilang regla. So, ayun po yung stud service po na tinatawag na with P. So, huwag ka muna kung may pagharot ka. Okay, may what? Pagharot ka naman. Ano naman? Pag nagharot ka naman, papakita ka muna rito. So, stud service ka naman. So, ayun po yung tinatawag na stud with P. So, ano po mas maganda with P or mag-puppy share na lang po? Ayan. Ayan po yung magiging scenario po kung with P ang inyong napili. So ano naman po advantage yung puppy share? Sa puppy share po kasi ang magiging scenario niyo po yan is mag-share kayo. Kasi from double puppy share, syempre mag-share kayo ng puppy na ilalabas ng inyong dump or babaeng alaga. So if ever naman puppy share ang usapan, kasi nga puppy share,
So, ang actually ang nagiging madalas na nangyayari sa puppy share, advantage po sa lalaki o sa male stud owner ay kanila po ang first choice. So silang kadalasan ganito po. First choice sa magiging anak is yung lalaking owner ng stud. So first choice, so siya may mimili kung babae o lalaki at siya unang pick. So yun ang kadalasan sa puppy share. So ayan po puppy share, ganun po ang kadalasan scenario ng puppy share. So sa puppy share po, siyempre ang advantage nga lang po kasi yung owner po, yung owner ang mag-aalaga, siyempre sa kanila po yung the rest, pero yung sa stud owners po or sa lalaki is one lang po. So pipili po siya ng siya po yung magiging first pick. Kasi kadalasan ganun po yung usapan. So kasi ang advantage lang po kasi kadalasan po ang nagpapa-publisher is yung mga first time na nagpapa-stud na hindi po sure kung magkakaanak po ang kanilang mga alaga. So kadalasan po kasi ganun. At syempre magbabayad ka ng stud fee, so around syempre sa ganito nasa 10,000, mababa na po 7 something. Syempre susugal ka sa publisher kasi hindi ka po sigurado kung ang inyong alaga is magkaka-produce na ng puppy. Sometimes po kasi minsan kahit na capable po siya ng mga anak, mga puppies, minsan sa first time hindi po siya agad nabubuo. Or kadalasan kasi nagne-negative kasi possible kasi yan na hindi mabuo. Kasi meron naman talagang time na hindi tayo sigurado kung mabubuo po yung puppies kasi nga mag-image sila that time, so twice lang siya, pero actually kahit isa lang beses lang nabubuo po talaga yan. Pero madalas hindi rin kasi meron din ang mga puppies, mga Maltese, na kahit na regular sila nanganganak, may time po talaga na hindi sila tinataman or hindi nag-take yung kanilang mating, so possible hindi siya magbuntis. Yun ang kagandahan po sa puppy share kasi kahit na hindi siya magbuntis, wala kang binayaran, so safe, so hindi ka manghihinayang. Although nga sa pag-puppy share, syempre pag nanganak, manghihinayang ka kasi kung puppies nyo is kunyari Siberian Husky nanganak, syempre may benta mo yung 15 up, lalo na pag may papel, syempre para ka nagbayad ng stud pinas 15,000. Although syempre yung guarantee na nagiging successful yung pagbubuntis ay hindi po ganong mataas. Yun talaga yung iniiwasan talaga ng mga nag-publishers kasi nga hindi sila sure na mag-aanak po yung kanilang mga alaga. Pero kung sure ka naman at confidence ka na mag-alaga, why ka magpa-publisher? Diba po? Actually, lugi ka talaga sa totoo. Kung ikaw ay breeder ka, nag-breed ka, lugi ka sa puppy share. So, totoo yan. So, much better kung mag-pay ka na lang kasi sure ka, mga nakmain yan sa'yo lahat. So, no risk ka na wala kang utang na labura or something. Kasi pag nag-puppy share, syempre obligado mo talagang paita sa kanya. Na, kung hindi man ang anak is paita mo at least yung dam mo na nag-negative or something, di ba po? Pero kung nagbayad ka naman, sabi mo lang next or kahitang mo lang yung picture na negative, do, then let's do the backstab po sa susunod. Kaya yun po yung kaibang po ng puppy share sa magbabayad ka po ng stud service fee. So malaki pong kaibahan yun. Malaki pong disadvantage at malaki rin pong advantage. Yes. Yeah. So bago ka magpa-stud, sabi mo na kung anong match fit sa'yo. Kasi kung ikaw, kasi siyempre, kung ikaw hindi ka sigurado na mabubuntis, go to sa puppy share kasi nga, not sure ka pa. Or kung hindi ka naman breeder, siyempre, magsusugal ka rin sa puppy share na lang kasi nga, hindi ka naman sure. Siyempre, mas okay na wala kang nilalabas eh. Pero actually, puppy share po, maglalabas ka pa rin po kasi ikaw pa rin po yung mabayad ng stud fee. So, depende rin sa usapan nyo. Pero kadalasan, ang magbabayad po ng stud fee is yung babae, may ari ng babae yung puppy share kasi kasi cost din po nung
nagpapa-student service po yun. So, pwede rin hati kayo. Depende po sa usapan niya. Ayan, siya nga pala. Pag nagpapa, hindi po lahat ng breeders is pumapayag po sa puppy share po. Ah, siyempre, namimili rin po sila. So, kung ang alaga niyo po is a mixed breed, tapos ipapaan sa siyempre, sa puro, alam mo, hindi po papayag. Me itself, kung saan po magpapa-stud kayo tapos mix yung alaga nyo, hindi po papayag. It's better na mag-pay na lang po. Or pag-usapan naman, mas mababa kung gusto nyo. Pero, I think lugi naman po yung owner na pure breed kung magpapa-stud ng mix. Siyempre, yung magiging anak niya, hindi siya ganong pure na po. So, siyempre, mababa mga beta. So, below sa quality na gusto natin mangyari. Po ng nag-breeder is kumapayag po sa pasture. So, mostly, kami po, kumapayag po lang ako sa friend, sa neighbor, o sa friend of a friend, gano'n. So, mostly sa mga kilala po, kasi may iwas po tayo sa mga, actually, meron din kasi mga ganyan na sasabihin na publisher, tapos pag nagbuntis, itatago na nagbuntis, hindi pa pakikita, sabihin, hindi lang anak, or namatay yung mga puppy. Siyempre, iwas po tayo sa gano'n kasi iwas po tayo sa gulo kasi para malinis na lang po, wala lang po usapan. Siyempre, doon lang po tayo sa pagkakatiwalaan or gusto nyo pirmahan, something like that. Pero siguro, for me, mas okay po ko sa mga kilala lang po. Friends of friends, mga kilala, mas okay na po yung gano'n para yung usapan is mas clear. So, wala nang lihiman kasi kadalasan pag ganyan din mo kilala, pwede na pong sabihin na wala no, yung puppy, so hindi naman po na nga, no, tatago na lang. May visit ka, tatago yung puppy, something, hindi po kasalita na. Tapos, pero may mga ganong sinari talaga. So, iwas po tayo sa ganon. So, mostly sa kakilala lang po, and then yung usapan po is na sa inyo na po, sa puppy share, kadalasan, yung sinabi ko lang po yung senaryo, ganon po yung nagiging way ng puppy sharing. Siyempre, unang-una, first pick po yung may-ari ng lalaki. And then, siyempre, minsan kasi, siyempre may scenario na one puppies lang po. Ngayon, kung one puppies na naman po ang nangyari, pwede nga rin pag-usapan. Pero mostly ang nangyari, pag isang puppies lang, half na lang po. Kung ibibenta po yung alaga or yung value na po, magiging happy po. Ganun po ang mangyayari po doon. Kung nag-iisa lang po. Ay, siyempre, share puppy. Pag sinabing share puppy, dapat supposedly, hati dapat, di ba po? Lalo na minsan kasi dalawa lang, parang tag-isa lang. Pero, usapan is usapan, kung naging dalawa, tag-isa kayo. Ganun lang po, kasimple. Kasi share puppy po yan eh. So, siyempre, depende lang din siguro sa pag-uusapan nyo. Pero, yun po, magiging usapan. Kung mag-critic po kayo for share puppy na usapan nyo, siyempre. Magiging reasonable na lang po. Kung usapan, dapat pinangangatawanan at dapat yun po yung maging outcome kung ano man kalabasan. Then, malinaw po ang share puppy at sa stud with fee. So, quick recap, ang stud fee, syempre mabayaran nyo 2 times mating with box stud and then 1 year's warranty box stud. So, ang box stud nyo is 1 or twice lang. So, 3 times. Siguro, harap lang po kayo daw kasi possible hindi po silang possible. Pwede po yung ganyan. So, hindi ka matabal talaga lang po sa iba. Alam po yung hindi maganda kung magbabayad ka. Kasi syempre, pag hindi na buntis, nagbayad ka. Wala, walang nangyari. Kung sa puppy share naman po, advantage, hindi ka nagbayad. Pero, ang outcome, pag nanganak, medyo lugi pa. Ayan po ah, quick recap, ganun po talaga usapan kasi nga mahirap din po kasi mag-alaga ng male, no? Siyempre, pagkain lalo na po yung gantong kalalaking breed ng Siberian Husky talaga na sa pagkain vitamins sa isang araw po makain po yan ng 1 kilo a day. So, isipin nyo lang po yung napakain, siyempre hindi naman po tayo kakabay, siyempre napakain din po natin yan, vitamins for them. Chetara, maintenance, food, ayun po. So, sana po, maunawaan niyo rin po yung mga nag-breed o mga nag-aalaga ng mga. So, syempre, hindi rin po ganun biro ang mag-aalaga.
So ayun sa guest si Olaf Snow is ready to start na po siya kasi proven na po si Olaf Snow. So ito is White Siberian Husky po. Kung hanap nyo around Kamalabay area, so proven na po siya. So kontakan nyo lang po ako or chat po ang aming FB page na Poor Lovers and then Martis Papi Manila. So if may mga inquiry po kayo, don't forget to chat down lang po or comment down below. Sa practical lang po, kung gusto nyo talagang magka-anak lang po yung baby nyo, pero kasi possible, lalo na sa Maltese po. Actually, tatlo lang po yung mga anak, maniwala sa akin, possible mag-isa lang po yan, paano magpapapisure na po. So, tingin ko sa Siberian Husky, okay lang kasi marami silang mga anak. Pero yun, depende lang po sa breed. So, tingin ko, mag-depende din ko sa breed. Kung breed nyo is konti lang mga anak, huwag ka magpapapisure, lugi ka po dyan. Baka manginayang ka pa pa na nga kasi mostly mga first po na naiiwan po yan, believe me. Pag nakitay niya yung mga puppies, baka hindi niya yung pakawalan. Lalo na kung certified poor lovers ka or dog lovers ka, tingin ko hindi mo papakawalan kasi myself, aking family, yung dalawa lang po alaga namin. Pero kung nanganak, halos first puppy, naiiwan po lahat. Ngayon po, ganun po yung mangyayari yan. Siyempre, puppy sure, ibigay mo yung isa. So, actually, siguro may kita mo yung someday. Pero, think first before you decide, syempre. For me, mas okay talaga mag-pay ka na lang po kaysa publisher. Pero, nasa inyo yun. Kung gusto niyo talagang publisher at di ka sigurado ng mga anak kanyang mga alaga, go for publisher. Ayan, so yun po yung ating topic for the day, stud. Ano bang maganda? Stud P or studs? Service na with P or puppy share. So ayan, kung nagustuhan nyo pong ating video, don't forget to like and subscribe para lagi pong updated sa mga bagong video. Kung gusto nyo po pong ibang topics, kung may inaisip po kayong ibang topics na gusto nyo pong ipalabas natin, comment down below para gawin po natin. So I have Maltese Puppy and Siberian Husky Puppy. May mga tanong kayo regards to this. And then meron din na po Marshy, Crossbreed na Marshy, and then ang Pomsky. So napakaganda ng Pomsky, no? Untuwa ako kay Naiwan kasi siya ay isang Pomsky. Kung gusto niyo pa pong maka-watch ng mga video with regards sa ating mga alaga, fur lovers on gangs, at ating gangs, the rest of the gangs, don't forget to like and subscribe para lagi po kayo updated sa mga bagong video. Maraming salamat and God bless.